Ang kwentong ito ay tungkol sa organisasyon ng mga vigilante sa isla ng Regalo na tinatawag na Arcana Famiglia. Ilan sa mga miyembro ng organisasyon na ito ay may kapangyarihan na nagmula sa tinatawag na Turaco at tinatawag nila itong Arcana Powers. Ang organisasyon na ito ang nagpapanatili ng kaayusan sa buong isla ng Regalo. Bago tayo magpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa ating channel para updated ka rin palagi kung may bago akong video. Maraming salamat! Isang araw ay nagpa siya ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng organisasyon na si Felicita na sumali din sa organisasyon. Kasama si Luca na personal niyang tagabantay ay pumunta na sila sa mansyon ng Arcana Famiglia. Sinalubong sila dito ng ibang miyembro na pinangunahan ni Dante na head ng Intelligence Division at direktor ng Arcana Famiglia na may hawak sa fourth card ng Turaco na tinatawag na The Emperor. Kasama din dito sila Liberta na miyembro din ng Intelligence Division, si Debito na head ng Coins Division, si Pache na head ng Wands Division at si Nova na head ng Cups Division. Napabilang naman si Felicita sa Sword Division at dahil wala pang namumuno sa division na ito ay nagkaroon ng labanan sa mga miyembro nito na inorganisa ng ina ni Felicita na si Sumire na may hawak ng 20th card na Judgment. Dahil si Felicita ang nanalo dito kaya siya na ang bagong head ng Sword Division. Pagsapit ng 59 na kaarawan ng kanilang pinuno at ama ni Felicita na si Mondo ay dinaluhan ito ng mga miyembro ng organisasyon. Pagkadating nila Felicita dito ay hindi niya sinasadya na makita ang mga nilalaman ng mga puso nila Nova at Liberta. Biglang dumating dito si Jolly at binanggit ang first card na The Fool na hawak ni Liberta, ang 13th card na Death na hawak ni Nova at ang 6th card na The Lovers na hawak ni Felicita. Sinabi niya ang kapangyarihan ni Felicita na makakita ng nilalaman ng puso ng iba na dito lang nilang lahat nalaman. Ayon naman kay Felicita ay hindi naman niya ito sinasadya kaya nasabi ni Jolly na dahil umano ito sa bata pa siya kaya hindi pa niya ito makontrol. Pagkadating ng kanilang pinuno na si Mondo ay inanunsyo nito na magre-retiro na umano siya kaya pipili na siya ng papalit sa kanya. Para matukoy ang karapat-dapat na susunod na pinuno ng organisasyon ay magsasagawa sila ng Arcana Duelo matapos ang 2 buwan at ang lahat ng miyembro na may Arcana Powers ay dapat sumali. Sa basbas niya bilang pinuno at may hawak ng 21st card na The World ay ililipat niya sa mananalo sa duelo na ito ang posisyon niya at tuto pa rin ang kahit anong hihilingin nito. Dagdag pa niya na mapapangasawa din ng mananalo ang kanyang anak na si Felicita na ikinagulat naman nilang lahat. Hindi sumang-ayon dito si Felicita ngunit ayon kay Mondo ay dapat siyang sumunod dito dahil opisyal siyang miyembro ng Arcana Famiglia na dapat sumunod sa gusto ng pinuno. At kung gusto niya umanong suwayin ito ay kailangan siya nitong labanan at talunin. Umatake kaagad si Felicita kay Mondo ngunit hindi niya ito matamaan. Hindi din sang-ayon dito si Liberta kaya pinapaatake din ito ni Mondo. Sumugod si Liberta ngunit hinarap naman siya ni Nova at dahilan ni Nova ay hindi niya umano hahayaan na may magtangkang saktan ang kanilang pinuno. Pareho silang sumugod sa isa't isa ngunit pinigilan sila nila Debito at Pache. Hawak ni Debito ang 9th card na The Hermit at kaya niyang maging invisible. Hawak naman ni Pache ang 11th card na Strength kaya sobrang lakas niya. Ngunit nang magamit ni Liberta ang kanyang kapangyarihan ay nakawala siya kay Pache. Sinabihan siya ni Mondo na kung gusto niyang maging malaya si Felicita ay kailangan niyang manalo sa magaganap na duelo dahil katulad pa nga ng sabi niya ay lahat ng hihilingin ng mananalo ay tuto pa rin niya. Sinabihan din si Felicita ng ina niya na kailangan din ito manalo para magawa nito ang kanyang gusto. Habang nagpapahangin sa labas si Felicita ay nilapitan siya ni Liberta. Ipinangako ni Liberta na kung siya ang mananalo ay papalayain niya si Felicita. Dumating din dito si Nova at sinabi din kay Felicita na kung siya ang mananalo sa duelo ay hindi niya hihilingin na mapang-asawa siya. Kinabukasan habang nasa opisina si Felicita ay pinuntahan siya ni Liberta at may ibinigay ito sa kanya. Nakita naman nila si Nova na nagmamadali kaya sinundan nila ito. Nakita nila ito sa isang silid na parang may hinahanap at aksidente na namang nakita ni Felicita ang kasalukuyang nilalaman ng puso ni Nova kaya napag-alaman niya ang hinahanap nito. Tinulungan nila ni Liberta si Nova na hanapin ang pusa na ito at nagtagumpay naman silang madakip ito dahil nagustuhan nito si Felicita. Napansin ni Felicita ang amoy ng pusa at biglang dumating dito si Jolly at sinabi ang tungkol sa pabango na ito. Nagtaka naman si Liberta na lumabas ng laboratorio nito si Jolly kaya sinabi ni Jolly na bagamat hawak niya ang 18th card na The Moon ay hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng lumabas tuwing umaga. Nagpasalamat si Felicita kay Jolly tungkol sa sinabi nito at sinabi naman ni Jolly na trabaho niya umano ito dahil siya ang family advisor nila. Pagkaalis ni Jolly ay nagpa siya silang tatlo na hanapin ang may-ari ng pusa. Ngunit nahirapan sila at nakausap nila si Pache kasama ang ibang miyembro ng division nito. Naalala ni Pache na may kilala umano siya na pwedeng makatulong sa kanila.
Ito pala ay si De Vito at sa tulong din ng kapangyarihan ni Felicita ay nalaman kaagad ni De Vito ang kilala niyang nagmamay-ari ng pusa. Kaagad nila itong pinuntahan para isauli ang pusa at bilang pasasalamat ng may-ari ay binigyan nito si Felicita ng damit. Habang papauwi ay napag-usapan nilang tatlo ang magaganap na arcane duelo. Isang gabi ay nakakita umano ng multo ang katulong nila na si Isabella. Kaya hinikayat nila Felicita at Libertasinova na imbestigahan nila ito. Habang nag-iimbestiga ay napag-alaman nilang kagagawan pala ito ni Luca para umano pantaboy sa naglalakad na tulog na si Pache na gustong kainin ang mga ginagawa niya. Dito na natanong ni Felicita kung para saan ang mga ginagawa ni Luca. Ayon naman kay Luca ay dadalhin umano ito para sa event na para sa mga bata na tinatawag na Piccolino na palaging ginagawa ng Arcane Famiglia. Sa sumunod na araw ay isinagawa na nila ito at sumama dito si Felicita. Habang nagpapatawa si De Vito ay naikwento nila Luca at Pache ang nakaraan nila sa simbahan na ito kasama din si De Vito. Hindi naman sumama sa Piccolino si Nova dahil sa marami umano siyang gagawin. Binisita siya ni Sumire at dahil sa malakas na ulan ay napansin nito sa mukha ni Nova ang pag-aalala sa mga bata kaya sinabihan niya ito na puntahan ang mga bata. Ayon naman kay Nova na wala umano siyang dapat ipag-alala dahil nandun naman ang tatlong division head. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Sumire ay nagpa siya si Nova na puntahan ang simbahan. Habang inihahatid nila De Vito ang ibang mga bata ay inaliw muna ni Liberta ang dalawang batang naiwan. Matapos kunin ni De Vito ang mga batang ito ay dumating na dito si Nova na kaagad tinanong kung nasaan ang mga bata. Ayon kay Liberta ay inihatid na umano nila De Vito at dito na napatanong si Nova kung sino ang bata na nasa likod nila. Nagpakilala ang bata na si Elmo at tinanong nito si Felicita kung ano ang problema sa kanyang nararamdaman dahil ngayon lang umano niya ito naramdaman. Dahil sa malamig ito ay kinuha ni Liberta ang kumot sa baba at pagkabalik niya ay sinabi ng bata na aalis na umano siya. Pagkalabas nito ay susubukan sana ni Nova na habulin ito ngunit bigla itong nawala. Isang araw ay nagpasama si Felicita kay Liberta papunta sa kaibigan ng kanyang ina para ibigay ang isang bandana. Dahil sa hindi nila maintindihan ang mapa na binigay ni Nova ay nagpa siya silang dumaan sa bubong ng mga bahay. Habang nasa taas ay napatanong si Felicita kay Liberta kung gaano na sila katagal magkakilala ni Dante. Dito na napagtanto ni Liberta na hindi din niya maalala kung gaano na sila katagal magkakilala. Nang magpapatuloy na sila ay aksidente naman silang nahulog kaya nasira nila ang isang tindahan na nabagsakan nila. Bilang kabayaran ay pinagtinda sila ng may-ari hanggang maghapon. Habang tinitingnan ni Liberta ang mga tindang maskara ay may isa dito na pamilyar sa kanya. Ipinakita niya ito kay Dante at ito umano ang sinasabi niyang maskara na suot ng taong nagligtas sa kanya sa bahay ampunan na ikinagulat naman ni Dante. Hindi ito pinansin ni Dante at sa halip ay pinagalitan niya si Liberta dahil sa pagpapahamak umano kay Felicita. Nainis naman si Liberta kaya umalis siya dito at habang paalis naman si Felicita ay nakita niya ang alaala ni Dante kay Liberta. Kinausap niya si Dante dahil nag-aalala umano siya kay Liberta. Dito na ikwenento ni Dante kung paano sila unang nagkita ni Liberta. Habang ikwenekwento niya ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan ay naalala naman ni Liberta ang ibang memorya niya nang makita ang nagaganap na sunog. Ayon kay Dante na ang kapangyarihan umano ni Liberta ay ang kanyang salita. Kaya niya gawin ang isang bagay sa isang bigkas lang niya. Ngunit may mga pagkakataon na hindi nito nakokontrol ang kanyang kapangyarihan. Kaya nagpa siya umano siya na isil ang memorya ni Liberta at sa tulong ni Mando ay sinil naman nito ang kapangyarihan ni Liberta. Hindi niya umano tatanggalin ang selyo hanggat hindi lumalakas si Liberta sa puntong kaya na nitong kontrolin ang kapangyarihan nito. Pagka-uwi ni Liberta ay nakasalubong niya si Felicita at nakiusap siya na tingnan umano nito ang alaala niya. Ngunit hindi pumayag si Felicita kaya pinuntahan ni Liberta si Dante. Ayon naman kay Dante ay hindi pa umano handa si Liberta na tanggapin ang nakaraan nito. Hindi matanggap ni Liberta ang ginawa ni Dante sa alaala niya kaya umalis siya kaagad. Kinabukasan habang nasa kasino sila De Vito at Pache ay nakarinig sila ng babaeng nagrereklamo dahil sa pagkakawala ng kanyang wallet. Niyaya naman ni Nova si Felicita na sumama sa pagpapatrol para makita umano nito ang ginagawa ng ibang division. Namamangha si Felicita kay Nova kung papano nito pinamumunuan ang kanyang division. Habang nagpapatrol na sila sa lugar ay nabangga ni Felicita ang isang lalaki. Nakita ni Felicita ang ginawa nito kaya sinundan nila ito at kinuha ang wallet na ninakaw nito. Bigla namang dumating ang mga kasamahan nito kaya napalaban silang dalawa at madali lang din nila itong natalo. Nabalik na din nila sa may-ari ang wallet nito at habang pauwi na sila ay napag-usapan nila ang ginawang teknik ni Nova para matalo ang mga magnanakaw na hindi dumadanak ng dugo dahil namamangha dito si Felicita.
Nabanggit naman ni Nova kay Felicita ang sa tingin niyang rason bakit isasagawa ang RK na duelo. Ito umano ay para mas lumakas pa siya na magiging tagapagmana dapat ng posisyon. Isang araw ay nakatanggap si Nova ng balita mula sa kanyang tauhan na may anomalya sa pondo na ginagamit para sa pagsasaliksik. Dahil sa sinasanay ni Nova si Felicita ay ito ang inutusan niya na mang-alap ng impormasyon sa loob ng laboratorio ni Jolly tungkol sa anomalya sa paggamit nito sa pondo. Ngunit hindi mabuksan ni Felicita ang silid at dumating dito si Jolly at sinabi na palagi niya umanong pinapalitan ang kandado sa kanyang silid. Alam ni Jolly na pakana ito ni Nova para imbestigahan ang pondo na ginagamit niya. Ibinigay naman niya kay Felicita ang mga dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pondo. Pagkaalis ni Felicita ay may tinatago pala si Jolly sa loob na ayaw niyang malaman muna ng iba. Habang tinitingnan nila ang mga dokumento na binigay ni Jolly ay nagulat sila nang makita ang clinical charts ng mga magulang ni Nova. Dito na ikwento ni Nova kay Felicita kung papano na natiling walang malay pa rin ang kanyang mga magulang sa loob ng 7 taon. Dahil umano ito sa kanyang kapangyarihan at sinabi din niya ang plano sana ng kanyang mga magulang na agawin kay Mondo ang posisyon nito at pamunuan ang Arcana Famiglia. Ginamit lang din umano siya ng kanyang mga magulang para sa mga pangarap nito kaya isang araw ay nagamit niya ang kanyang kapangyarihan na death. Isang gabi ay ipinatawag ang lahat na division head para sa emergency meeting. Dahil sa may inaasikaso si Dante ay si Liberta ang dumalo dito. Ipinalam ni Jolly sa kanilang lahat ang pagdaong umano ng mga pirata sa isla. At nagawa din ng mga ito na dukutin ang kapatid ni Mondo o ang ama ni Nova. Habang wala pa umanong malinaw na impormasyon kung ano ang dahilan ng mga mandurukot ay hindi muna sila kikilos. Lumabas ng silid si Nova at hinabol siya ni Liberta para kumbinsihin na iligtas umano nito ang kanyang ama. Nang lumabas din si Felicita ay nagpa siya si Nova na puntahan nila ang pantalan at pasukin ng barko ng mga pirata. Nakaharap nila dito ang mga pirata ngunit dahil sa dami nito ay nagpa siya si Nova na paunahin sila Liberta at Felicita. Ginamit na dito ni Nova ang kanyang kapangyarihan at mabilis na nawala ng malay ang mga pirata. Nagtagumpay naman sila Liberta na makita ang ama ni Nova. Nang lalabas na sila ng barko ay nakaharap nila ang pinuno dito na may maskara na katulad ng sumagip kay Liberta sa ampunan. Nagtulungan sila Felicita at Liberta na kalabanin ito at dito na din ginamit ni Liberta ang kanyang kapangyarihan para maligtas si Felicita. Nawala ng malay si Liberta at inatake din si Felicita para mawala ng malay. Sila Dante pala ang mga ito na nagpanggap lang ng mga pirata para subukan ang tatlo para sa nalalapit na arcane duelo. Nang magising si Felicita ay nasa underground sila ng mansyon. Dito na nagpakita si Jolly at kaagad na tinanong nila Nova at Liberta ang tungkol sa ama ni Nova at sa nakamaskara. Sinabi naman ni Jolly na ligtas na umano ang ama ni Nova habang wala umano silang balita sa nakamaskara. Nabanggit din ito ang paggamit ng dalawa ng kanilang kapangyarihan. Pagkaalis ni Jolly ay dito na sila nagtaka kung bakit alam ni Jolly ang mga nangyari sa barko. Dito ay sinuri ni Jolly ang batang nakita nila Felicita na si Elmo na alaga pala niya. Nakiusap si Elmo na samahan siya maglakad sa labas. Habang nasa labas din sila Felicita at naglalakad ay nakita niya sila Jolly at Elmo. Sinabi niya ito kay Luca at pinag-iingat naman siya ni Luca kay Jolly. Ayon kay Luca na bagamat hinahangaan niya si Jolly pagdating sa alchemy ay iba umano ang karakter nito. Kinabukasan ay nakita ni Felicita sila Liberta at Elmo na magkasama. Ayon kay Liberta ay nakita niya umano si Elmo na naglalakad-lakad sa paligid ng mansyon. Ilang minuto makalipas ay dumating dito si Jolly at nakumpirma nila na magkakilala ang dalawa. Nakiusap si Jolly kay Felicita na ibigay kay Debito ang sulat dahil hindi umano ito pumupunta sa kanyang laboratorio kung siya ang nagsasabi. Matapos itong mabasa ni Debito ay tungkol pala ito sa isa niyang mata. Pinapasabi ni Debito kay Felicita na ayos lang umano ang kanyang mata ngunit bakas sa mukha ni Debito ang sobrang galit kay Jolly. Kinausap ni Felicita si Nova tungkol sa nakikita niya kay Jolly at ang kinalaman nila Debito, Luca at Pache. Gusto niya umanong malaman ang problema ng mga ito sa isa't isa at baka may maitulong siya. Biglang dumating dito si Liberta at humingi ng tulong para sa paglilinis ng simbahan. Kaya nakaisip ng paraan sila Nova at Felicita at ito ay imbitahan sila Debito at Jolly para din maglinis. Habang abala na silang lahat sa paglilinis ay dumating dito si Jolly. Galit na galit si Debito nang makita si Jolly at nabanggit dito ni Jolly ang tungkol sa isang mata ni Debito na siyang dahilan para makontrol nito ang kanyang arcane power. Dito na din sinabi ni Jolly kay Felicita at sa iba na dahil umano sa kanyang pag-e-eksperimento kaya nagkaroon ng tatlo ng arcane powers. Dahil sa kagustuhan niyang malaman kung papano gumagana ang arcane power ay nagtagumpay siya na malagyan nito silang tatlo.
Susubukan sana ni DeVito na patayin si Jolly ngunit hindi niya ito magawa. Nagalit naman si Pache at inatake si Jolly na kaagad din sinangga ni Jolly gamit ang kapangyarihan nito. Ngunit sa lakas ni Pache ay nagawa niyang mabasag ang shield na ginawa ni Jolly at tumilapon ito. Pagkatayo ni Jolly ay umalis din siya sa lugar at mas nag-alala pa si Felicita dahil sa mga nangyari. Kasama sila Nova at Liberta ay pinuntahan nila Felicita ang silid ni Jolly. Dahil walang sumasagot habang kumakatok sila at bukas ang pinto ay pumasok na lang sila dito. Napansin nila ang nagliliwanag dito at nagulat sila nang makita si Elmo. Bigla namang dumating si Jolly at sinabi sa kanila na ito umano ang artificial na tao na kanyang ginawa na tinatawag na homunculus. Kinabukasan habang iniisip ni Felicita ang nangyari nung isang gabi ay biglang dumating sila Nova at Liberta para ipaalam ang nangyari kay Mondo. Pagkadating nila sa silid nito ay nakita nila itong nakahiga. Ayon kay Sumire ay kailangan lang umano ng pahinga ni Mondo. Naunang lumabas ng silid sila Felicita at ilang minuto ay lumabas din sila Jolly at Dante. Habang nag-uusap silang dalawa ay dumating naman si Felicita at may gusto umano siyang malaman. Kasama si Dante ay pumunta sila sa laboratorio ni Jolly at dito ay sinabi ni Jolly na bagamat isa lang artificial human si Elmo ay hawak nito ang 16th card na The Tower. Pinalabas niya muna si Elmo para maglaro at dito na sinabi ni Jolly ang rason bakit niya nilikha si Elmo. Gumagawa umano siya ng mga homunculus para mailagay dito ang ibang card ng Tarako. Nang natanong ni Felicita kung bakit nito kailangan lagyan ng Tarako card ang homunculus ay si Dante na ang sumagot nito. Ayon kay Dante ay nang matanggal ni Mondo ang selyo ng Tarako ay nagawa nitong makuha ang card ng The World. Pinag-iisa ng card na ito ang lahat ng card ng Tarako ngunit may kapalit umano ito. Sa 22 card ay nagagawa ng mga ito na mag-exist dahil sa pag-consume ng emotional strength ng humahawak sa kanila. Ngunit ang ibang card na walang nagmamayari ay nakaka-survive lang dahil sa kapangyarihan ng The World ni Mondo. At dahil dito ay posibleng malagay sa pagkakakoma si Mondo at baka ikamatay din niya ito. Ayon naman kay Jolly na para mabawasan ang bigat na dinadala ni Mondo ay kailangan lang nila na makahanap ng pwedeng humawak ng ibang card na walang mayari. Ito din umano ang ginawa niya kina DeVito, Luca at Pache nung mga bata pa ang mga ito at dahil ang tatlo lang na ito ang nagtagumpay kaya lumikha na lang siya ng homunculus. Ngunit may isang paraan pa umano para mailigtas si Mondo at ito ay gamitin ang isa pang card na hinahawakan ni Felicita. Ito ay ang 10th card na The Wheel of Fortune na may kapangyarihan na baguhin ang relasyon ng tao at ng Tarako. At nagawa na umano ito ni Felicita kay Sumire nang hindi sinasadya nung bata pa ito kaya nailigtas si Sumire matapos nitong gamitin ang kapangyarihan nito para din iligtas si Mondo. Ang kapangyarihan din na ito ang dahilan kaya inilayo ni Mondo si Felicita sa mansyon para maiwasan na magamit ulit ito ni Felicita. Ngunit dahil sa alam ni Mondo na hindi na din siya magtatagal kaya nagpa siya din ito na payagan na si Felicita na makabalik ng mansyon. At kaya napagdesisyonan ni Mondo na isagawa ang Arcane Duelo ay para may susuporta kay Felicita sakaling mamatay na siya at kaya din nagdesisyon itong ipakasal si Felicita sa mananalo. Pinuntahan ni Felicita ang silid ng kanyang ama at tinanong niya sa kanyang ina kung bakit ang card na The World ang pinili nito. Gamit ang kamay ni Mondo ay nakita ni Felicita ang nakaraan nito kung bakit napilitan itong maging host ng card na ito. Gusto ni Felicita na isalba ang kanyang ama sa tulong ng The Wheel of Fortune ngunit hindi pumayag dito si Sumire. Pagkalabas ni Felicita ay nakita niya sila Nova at Liberta na nagsasanay. Ginamit niya sa dalawa ang kanyang kapangyarihan na The Lovers para masubukan kung gaano na niya ito nakokontrol. Matapos itong gamitin ay kampante na siyang magagawa niya din ng maayos ang The Wheel of Fortune. Alam naman ni Jolly ang kapalit ng paggamit nito at ito ay ang pagkawala na naman ng memorya ni Felicita ngunit hindi niya ito binanggit kay Felicita dahil baka hindi na din ito pumayag na gamitin ito. Matapos itong malaman ni Dante ay kaagad siyang nagtatakbo para puntahan si Felicita ngunit pagkadating niya sa silid ni Mondo ay huli na ang lahat. Nang magising si Felicita ay hindi na niya nakikilala ang lahat ng tao dito. Kinausap naman ni Nova si Sumire tungkol sa nangyari kay Felicita ngunit ayon kay Sumire ay sila na umano ang bahala dito. Habang nagpapahangin si Nova ay nilapitan siya ni Liberta at napag-usapan nila si Felicita at sa pagkakaroon nito ng dalawang arcane na power. Dahil sa magkakapareho silang tatlo na nagkaroon ng arcane na power ng pinanganak ay napaisip si Nova na baka miyembro din ng kanilang pamilya si Liberta. Dito ay gumawa sila ng paraan baka sakaling may maalala si Felicita at dinala nila ito sa dating bahay. Ngunit pinagalitan lang sila ni Dante pagkabalik nila sa mansyon. Habang nag-uusap-usap sila tungkol sa pagkawala ng memorya ni Felicita ay dumating dito si Jolly at sinabi na nito sa iba na dahil umano ito sa paggamit nito ng The Wheel of Fortune na siya din mismo ang nagsabi kay Felicita.
Nalaman din nila na para ito mailigtas si Mondo kaya napilitan si Felicita na gamitin ito. Ngunit gayunpaman ay nagagalit pa rin sila kay Jolly dahil ito ang nagsabi na gamitin ni Felicita ang The Wheel of Fortune kahit na alam na nito ang magiging kapalit. Dito na sinabi ni Jolly na kung mawawala siya ay posibleng hindi na maibalik ang memorya ni Felicita. Dito na nila napagtanto kung ano ang kayang gawin ng kapangyarihan ni Jolly. Dumating dito si Mondo at hindi din niya umano mapapatawad si Jolly kahit na para sa kanyang kapakanan ang ginawa nito. Biglang nilapitan ni Liberta si Mondo para hikayatin ito na payagan ito si Jolly na tulungan si Felicita at kahit si Nova ay ito din ang ginawa. Wala nang nagawa si Mondo kundi payagan si Jolly na gamitin nito ang kapangyarihan ng damon kay Felicita. Pagkapasok ni Jolly sa memorya ni Felicita ay madilim lang ang buong paligid. Hinahanap niya dito ang kinaroroonan ni Felicita ngunit hindi niya ito makita. Hanggang sa nanghihina na siya at bigla namang dumating si Mondo na ginamit din ang kapangyarihan nito para makapasok. Biglang nagbago ang kulay ng paligid at nakita na nila si Felicita na pinalilibutan ng mga halaman. Kaagad nila itong pinagtatanggal ngunit mabilis lang din itong bumabalik. Bigla namang nakapasok sa loob sila Liberta at Nova at dito na nila napakawalan si Felicita na kaagad ding nagising at bumalik na ang memorya. Nang patulog na sana si Felicita ay lumabas muna siya ng kanyang silid at nakita niya dito na nag-uusap sila Dante at Jolly. Narinig niya mula sa usapan ng dalawa na hindi pala gumana kay Mondo ang kapangyarihan ng The Wheel of Fortune. Pagkabalik niya sa kanyang silid ay kinausap siya ng card na The Lovers at sinabi nito ang kulang bakit hindi gumana ang The Wheel of Fortune. Ayon sa The Lovers ay kaya nito umanong punan ang emotional power na hinihingi ng The Wheel of Fortune. Ito ay dapat magkaroon si Felicita ng taong minamahal nito dahil ang pagmamahal umano ay hindi makukumpleto nang siya lang mag-isa. Kinabukasan ay nakipag-usap si Jolly kay Felicita para sana sabihin ang tungkol kay Mondo. Dito na din sinabi ni Felicita na kinausap umano siya ng card na The Lovers at sinabi ang hinihingi nito. Para naman kay Jolly ay dapat na lang mamili siya kung sino kay Liberta at Nova. Napag-usapan naman nila Nova at Liberta ang tungkol sa mga magulang ni Nova. Nagalit si Liberta dahil hindi umano nagpapakatotoo si Nova sa nararamdaman nito dahil nakikita niya umano kay Nova na gusto na din itong gamitin ang kapangyarihan nito para gisingin uli ang kanyang mga magulang. Matapos masuntok ni Liberta si Nova ay inalok niya ito ng tulong at dumating din si Felicita para tumulong kay Nova. Nagsaliksik sila kung ano ang pwedeng solusyon at dumating naman dito si Jolly. Sinabi nito sa kanila na kailangan umanong gamitin ni Nova ang kanyang kapangyarihan na katulad ng ginamit niya ito nang mapatulog niya ang kanyang mga magulang. Ngunit posible din umano na siya naman ang hindi na magising. Wala namang pakialam dito si Nova basta ang importante sa kanya ay magising ang kanyang mga magulang. Pagkadating nila sa kinaroroonan ng mga magulang ni Nova ay ginamit na ni Nova ang kapangyarihan niya para subukan na gisingin ang mga ito. Ngunit nawalan siya ng malay at nang magising siya ay hindi pa rin nagising ang kanyang mga magulang. Dahil sa papalapit na arcane duelo ay puspusan na ang pagsasanay ng mga kasali dito. Pagsapit ng paligsahan ay mabilis lang natalo ng may mga arcane powers ang mga katunggali nito sa preliminary round. Nakalaban naman ni Felicita ng sunod-sunod sila Debito, Pache at Luca at natalo niya itong lahat. Naglaban sila Liberta at Dante at sa kabila naman ay magkalaban sila Nova at Sumire. Nagawa ni Liberta na talunin si Dante at natalo din ni Nova si Sumire. Dahil dito ay maglalaban sila Nova at Liberta habang nag-aabang na lang si Felicita kung sino ang mananalo sa dalawa. Nag-umpisa na ang laban ng dalawa at wala sa kanila ang gustong magpatalo. Sa tagal ng labanan ay inabota na sila ng hapon at dito na nila napagdesisyonan na gamitin na ang natitira nilang kapangyarihan para sa huling atake. Sumugod sila pareho sa isa't isa at dahil sa sobrang paggamit ng arcane powers ay pareho silang nawalan ng malay. Nang magising sila ay ipinalam na lang sa kanila na naging tabla ang kanilang laban kaya si Felicita ang nakalaban ni Mondo. Habang naglalaban sila ay sumampong ang karamdaman ni Mondo. Nang ginamit ni Mondo ang kapangyarihan nito ay dito na nabigay ni Felicita ang hinihingi na pagmamahal ng card na The Lovers. Ito pala ay tumugon din siya sa pagmamahal na ibinibigay ng iba. Dahil dito ay napaganya din ni Felicita ang The Wheel of Fortune at nailigtas niya si Mondo at siya din ang tinanghal na panalo sa paligsahan. Bilang gantimpala ay hiniling ni Felicita na ang kanyang ama pa rin ang mamuno sa Arcane Familia hanggang sa nabubuhay pa umano ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Maraming salamat na din sa panonood at sa susunod ulit na kwento.